Good afternoon mga ka-Butter Dust Band. Quick video lang regarding dun sa CPC requirements na pinost natin nung nakarang araw. Bali kahapon nga, galing ako sa Grab at nagsubmit nga tayo ng mga requirements para sa CPC. At ito nga yung mga kailangan pa nating dalhin at update para dun sa mga requirements para sa CPC. Pero bago yan, kung bago ka lang sa channel natin, please subscribe sa YouTube channel natin and i-follow nyo na rin po yung Facebook page natin na Butter Dust Band, at nagpo-post din tayo doon ng mga update regarding sa Grab. Nga pala guys, huwag nyo rin kalimutan mag-comment sa mga video natin at sasagutin natin hanggat kaya natin. At i-message nyo rin ako sa Facebook page natin na Butter Dust Band at sasagutin natin yung inyong mga katanungan. So yun na nga guys, galing ako sa Grab Mandaluyong sa Greenfield kahapon at nag-submit nga tayo ng mga CPC requirements. Nga pala guys, mula kahapon Monday, September 4, 2023, tumatanggap na po ng CPC requirements sa Grab Mandaluyong Greenfield. Nga pala guys, ito yung update na mga requirements para dun sa CPC. So maliban nga dun sa pinost natin guys na video nung isang araw regarding sa CPC requirements, so ito pa yung mga napansin ko na kulang, at ito yung kulang ko na kailangan kong isubmit. So yung picture ng sasakyan, so kailangan pala guys lahat ng anggulo mayroong dyaryo. So ilalagay mo yung dyaryo sa harap ng sasakyan mo, tapos pipicturan mo. Ilalagay mo sa right side ng sasakyan mo, tapos pipicturan mo. Ilalagay mo rin yung dyaryo sa left side at sa likod. So lahat ng anggulo ng sasakyan mo, kailangan mayroong dyaryo bawat picture mo. Kasi nga yung sa akin, sa harap lang nilagyan ko ng dyaryo, tapos sa gilid at saka sa likod hindi ko na nilagyan. So hindi siya tinanggap sa Grab, kailangan pala may dyaryo sa bawat side ng inyong sasakyan. Nga pala guys, kung hindi kita yung date ng dyaryo sa picture nyo, kasi nga medyo malayo yung picture natin para makita yung buong sasakyan, kailangan din nyo palang dalhin yung dyaryo na ginamit nyo para ipakita dun sa Grab para sa pag-submit nyo ng mga picture dun sa requirements para sa CPC. At isa pa nga guys sa kulang ko ay yung bank certificate. So nag-request kasi kami sa banko ng bank certificate. Ang binigay sa amin ay bank statement. So hindi tinanggap yung bank statement, so kailangan pala bank certificate. Take note guys, magkaiba yung bank certificate sa bank statement. So ang kailangan dalhin nyo yung bank certificate. Yung nakalagay yung letterhead ng banko nyo at saka nakalagay kung magkano yung balance nyo dun sa na-amount sa inyong banko. Nga pala guys, huwag kayong mag-alala kung kulang ang requirements nyo, tapos na-submit nyo na sa Grab. Tatanggapin naman nila kahit kulang ang requirements nyo. To follow na lang yung mga kulang. Katulad sa akin, may mga kulang ako requirements, tinanggap naman nila, at to follow na lang, isasubmit ko na lang yung ibang requirements sa mga susunod na araw. Nga pala guys, may bayad yung CPC. Bali, 3,000 pesos ang binayad ko para dun sa CPC. And nga pala dun sa mga nagtatanong regarding sa ORCR, kasi sa requirements kasi ng CPC, kailangan naka-certified true copy. So yung sa akin, hindi naman naka-certified true copy yung ORCR ko. So tinanggap naman siya ni Grab. Kailangan lang mag-xerox kayo ng colored para dun sa inyong ORCR. And ito pa guys, regarding sa garahe, marami nagtatanong sa akin regarding dito sa garahe. So maraming namomroblema kung paano ba nila masasubmit yung certificate ng garahe, at para dun sa mga walang garahe. So makinig po kayo kung paano ang diskarte para magkaroon kayo ng garahe. So kahapon nga pumunta rin ako ng LTFRB para na mag-submit naman ako ng renewal ng PA. So magkakaroon din tayo ng video regarding dyan sa renewal natin ng PA. And yun na nga, pagpunta ko ng LTFRB, nagbanotary ako dun sa mga gilid-gilid ng LTFRB para naman dun sa extension ng PA ko. So yun nga, doon ko nalaman na meron pala mga nag-o-offer doon ng para sa garahe. So magbabayad ka lang ng 200 pesos. So bibigyan na nila kayo ng CTC at contract of lease para doon sa garahe, na para tanggapin naman doon sa Grab para sa CPC. So sa mga walang garahe, huwag kayong mag-alala. Punta lang kayo doon sa may gilid ng LTFRB, doon sa mga nagno-notary, may mga nag-offer doon para sa garahe.
kaysa maghanap pa kayo ng katakot-takot na mga requirements para sa garahe. So kung mga hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, so doon na lang, 200 pesos. Disclaimer lang, hindi ko ini-endorse yung ganong pamamalakad. Pero yun nga, nakita ko lang doon, nalaman ko na mayroon palang ganon na ino-offer doon sa mga nagnunota rin doon sa gilid-gilid ng LTFRB. So yun lang guys, huwag niyong kakalimutan na mayroong bayad yung CPC, bali 3,000 pesos, maliban pa yun doon sa binayad nyo, doon sa 6,900 nung nakaraan para sa pag-process ng PA naman. And nga pala guys, pag nag-submit kayo ng mga requirements para sa CPC at mayroon pa kayong kulang, pwede nyo i-submit sa mga susunod na araw, pero hindi na sa Grab ninyo isasubmit. Isasubmit nyo na yan diretso doon sa attorney. Bibigyan kayo ni Grab ng address ng attorney. So nasa Quezon City siya. At bibigyan din kayo ng number ng attorney. So para doon kayo mag-follow up regarding naman sa hearing nyo at sa CPC. And yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo para doon sa inyong mga katanungan. Pwede rin po kayo mag-comment dito sa video natin at mag-message kayo sa Facebook page natin na Butter Dustbad kung may iba pa kayong mga katanungan. Maraming salamat. Abangan nyo ang mga susunod kong vlog regarding naman sa pag-submit ko ng renewal ng PA sa LTFRB. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye!